Okay guys, sa GM pala din, auto electrical tayo guys. Ayan. Bali Mitsubishi L300 to guys, Versa van. Bali ang ginawa ko rito guys, nag general wiring kami. Ayan, general wiring to guys. Ayan. Bali hindi ko na to binidyoan guys, ang pag general wiring na ito, kasi meron na tayong video na ito. Ayan, kitang kita naman guys. Ayan, may mga fusible link siya. Ayan, maayos ang pagkakagawa natin. Ayan. Bali ito guys, dito ko nilusot yung wire niya. Hindi ko rito nilusot. Ang original kasi guys, dito nakalusot yan. Ngayon sa katagalang guys, nakakaskas yan. Yun ang nagiging dahilan guys, ng pagkasunog ng mga wirings. Ayan. Kaya dito ko guys nilulusot yan. Kitang-kita naman guys, maayos na maayos ang pagkakagawa natin. Ayan. Pati ito guys, nililinis na namin. Pinipinturahan na rin yan guys. Pati yung makina guys, habang ginagawa yung wiring, nililinisan na rin ng mga pamangkin ko. Ayan, malinis na isang makina niyan. Ayan, tapos ito guys yung ano na, yung mga wiring dito. Ayan, parang original guys. Ayan, hanggang dun. Ayan. Bali, ito guys, ang sabi ng may-ari, nalulobat daw yung battery nito. Tapos na tayong mag-general wiring, kaya tinuuna namin ngayon yung bakit siya nalulobat. Yan. So ang problema nito guys, nasira yung alternator. Yan. Kaya nagpalit kami ng alternator guys. Hindi na siya pwedeng repairin yung alternator niya kasi sira na yung rotor guys. Ngayon ang problema lang nito guys, sabi ng driver, pinarewind daw itong rotor. Yan. Bago dalhin dito sa shop, ito kasi guys yung sasakyan na to, yung Mitsubishi L300 na yan, galing pa ng Quezon Province yan. Pina-general wiring sa akin. Pero ito guys, sinabi ko nga sa driver o yung nagdala rito, hindi naman to nirewind. Yan. Bali, dinugtong lang siya, tapos nilagyan siya ng steel epoxy. Sabi ng gumawa guys, nirewind daw to. Tapos yung IC regulator niya guys, bumigay na dahil dito sa rotor na yan. Yan. Kaya ito guys, sinabi ko sa may-ari na palitan na lang namin ng alternator. Yung, kahit yung mababang amperahe guys, yan, pwede naman yan guys, kasi itong Mitsubishi L300 na ito, wala naman siyang aircon. Hindi na pinagana yung aircon. Kaya ito guys, gawin namin dito, papalitan namin ng buong alternator. Kahit yung mababang amperahe lang guys. Yan. Kasi ito guys, yung rotor na ito, wala na talaga, sira na. Yan. Bali, ang sabi dito ng gumawa guys, nirewind daw to. Pero hindi naman to nirewind. Yan, naloko yung may-aring ng sasakyan. Yan, pagkakalam din ng driver guys, nirewind to. Kaya yun, nagkanda tirik-tirik sila. Marami talaga manloloko guys. Porket nga hindi nababantay yung sasakyan, yan, ginagawa na lang nila ng paraan para kumarga. Kaya lang, problema lang, yan, nakakanda doble-doble. Ang problema lang na ito guys, habang kinakalas namin yung alternator nakaraan, yan, nabunot yung hose. Yan. So di tapos na kami sa alternator, naibalik na namin, napalitan namin. Ngayon ang problema na ito, nung binabalik namin itong hose, itong upper hose, ay lower hose, itong lower hose na to, yan, kinakabit namin dito, habang sinisikipan ko guys, nabubunot siya ng kusa. Katulad nito. Yan at marami. Yan. Bali, luluwagan ko guys. Yan, tapos isusok-sok ko. Yan. Yan. Habang sinisikapan ko. Yan, lumalabas siya guys. Yan. Lumalabas. Tapos masikip na siya. Yan, kayang-kayang bunutin. Ngayon na hindi natin pwedeng pabayaan ng ganyan kasi masisira ang makina niyan guys. Hindi natin pwedeng hindi sabihin sa may-ari na may problema tong itong thermostat valve housing. Hindi natin pwedeng hindi sabihin niyan guys kasi kapag nagka-problema yan at tumirik yan, syempre last touch tayo, tayo magiging ano yan, tayo magkaka-problema guys. Kaya pag ganyan guys, sinasabi ko na kagad sa may-ari
Tapos ito guys, sasabi naman ng driver, palagi nga raw siyang nagdadagdag ng tubig. Yan. Yung lagi ang nangyayari, nagdadagdag sila ng tubig habang babiyahin nila. Yan. Kaya ito guys, pumayag naman yung may-ari at itinawag ko sa driver, papalitan namin yan guys ng thermostat valve housing. Bali ito guys, ang nabili namin thermostat valve housing. Yan. Kasama na guys yung gasket. Yan. Ito guys, meron siyang labi rito. Ito guys, kapag sinikipan yung hose, ito, tutukod to guys yung labi na to. Kaya hindi mabubunot yan. Ngayon, dito naman sa stock niya, yan, nabulok na. Wala na siyang labi. Tapos, tinambakan na ng steel epoxy. Yan. Kaya ang gagawin ko rito guys, kakalasin ko to, itong thermostat valve housing na to. Bali, dalawang tornilyo yan guys. 12mm. Yan. Isa rito, tapos isa rito guys. Ito rin. Yun. Pagkabilaan yan guys. Yan. Bali, madali lang yung kalasin guys. Pagkabilaan yan. Kapag natanggal yung dalawang tornilyo na yan, magbubunot yun na yan. Yan. Ito guys, sa tingin ko, wala na itong thermostat valve. Kasi sa lumang modelo to, karamihan ng mga ganito, tinatanggal na ng mekaniko. Yan. Bali ito guys, ang bilhin namin dito, 500 lang yan guys. 500 pesos. Yan. Bilhin namin ito dito sa katabi kong auto supply kay Otome. Otome na auto supply. Shoutout nga pala kay Otome auto supply. Yan, mga kaibigan nating nag-auto supply. Bali ito guys. Yan. Bali 12 yan. Yan. Luluwagan lang yan guys. Kailangan mo. Yan. Against the light. Bali, dalawa yan guys na 12 na tornilyo. Yan. Tapos dito guys sa kabila. Yan, ito guys, kabilaan yan. Kapag magtatanggal kayo guys ng hose, ng lower hose, na kailangan guys, i-drain nyo muna. Meron yung drain plug sa radiator mismo sa ilalim. Kasi kapag tinanggal nyo yung hose kagad at pumasok yan sa alternator yung tubig, makikita yan lang yan guys ng masisirang IC regulator. Yan. Dito guys, medyo mahirap lang kalasin ng dito banda sa malapit sa radiator. Bale ito guys, yung tornilyo niya. Yan, dalawa. Kabilaan na 12mm. Ngayon na kapag natanggal nyo na guys, yan, kakalugin nyo lang. Yan. Yan, bulok na siya. Yan, dito rin. Kita naman guys sa bulok na yan, wala na siyang labi dito yan. Yan. Puro steel epoxy na, kaya kapag sinikipan yung hose, kusa siyang lumuluwag kasi nga wala na siyang lock dito sa may sa nguso, katulad nito guys. Yan, ito may lock siya. Yan. Ito guys, 500 lang to ang bili namin. Yan. Ngayon guys, ang gagawin nyo, yan. Kailangan guys, linisan nyo. Linisan nyo guys yung pinagtanggalan. Yan. Linisan nyo yung holder nya. Yan. Para kapag nilagyan nyo ng gasket maker,
kakapit siya, hindi siya yung marumi. Kailangan linis na linis yan, guys. Kung maaari, liyahin nyo para kapag nilagay yung thermostat bulb housing, hindi siya tutulo. Yan. Ito guys, lilinisin ko na to. Tapos ikakabit ko yung nabili kong thermostat bulb housing. Yan. Pakita ko na lang sa inyo guys mamaya kapag ikakabit ko na tong hose na to. So ito guys, okay na. Naikabit na natin yung thermostat housing. Yan. Okay na guys. Make sure lang guys na masikip tong dalawang tornilyo na to. Yan. Tapos yung nasa likod. Yung nasa likod niya. Yan. Yung tornilyo na yan guys. Make sure lang guys na masikip yan. Kasi kapag maluwag yan, maaaring sumingaw yung tubig o lumabas yung tubig. Yan. Tapos ito guys, ang nilalagay kong pandikit dyan, yung silicone gasket maker. Yan. Ang kukunin nyo guys yung itim. Yan, makapit ang itim. Tapos kailangan natin lagyan to guys. Yan, lalagyan nyo muna to guys. Itong tubo na to. Yan, lalagyan nyo paikot. Huwag nyo lalagyan guys yung hose. Yan, ito guys, huwag nyo lalagyan yung hose na yan. Kasi kapag nilagyan yung hose na yan, ng silicone gasket, kapag tinulak nyo guys, kapag tinulak nyo, papasok yan sa loob. Papasok yan sa loob dito. Yan, magiging dahilan yan guys na ang pagkabara ng radiator. Kailangan guys, ang lalagyan nyo, ito mismo yung tubo lang. Patulad na ito guys. Yan. Kahit konti lang guys, basta malapatan lang siya ng ano, ng gasket maker. Yan. Tapos ito guys, yung sinasabi ko, yung labi. Yan, itong labi na yan, yan yung maglalak sa ano, sa clamp. Yan, ito. Kapag sinikipan guys, hindi mabubunod yan, maglalak yan dyan. Ang ato ko. Yan. Ngayon lang guys, tapos ipapasok na natin yung hose. Yan. Yan. Kailangan guys, sisikipan na natin ng masikip. Yan, ito guys, hindi na siya nabubunot. Yan. Kapit na yan guys. Kasi merong labi yung housing ng thermostat bulb. Yan. Okay na guys. Bali ito guys, mamaya ako natutubigan yan. Patutuyuin ko muna. Tapos ibabalik ko na itong mga upuan na ito. Yan. Kasi tapos na ito guys ang general wiring na ito. Yan. Darating na yung driver para kunin na ito. Yan. Pakita ko na lang guys mamaya kapag paanda rin na namin. A few moments later. So yun guys, okay na. Naikabit na namin yung hose. Yan. Tapos na-testing na namin, wala siyang tulo. Yan. Ito guys, huwag nyo iwawalang bahala yan guys. Yung mga tagas-tagas sa hose, tagas ng tubig. Kasi yan guys, nagiging dahilan yan guys ng pagkasira ng makina. Yan. Kapag nagdadagdag kayo lagi guys ng tubig, ibig sabihin guys, meron yung tulo o may tumutulo yan guys sa mga hose. Ano kaya katulad nito guys? Yan, tumutulo yan guys, nabubulok itong mga to. Yan. Ito guys, medyo ginabi na kami. Yan, gabi na kasi pinaayos pa namin itong main pulley. O, yan. Yan yung main pulley niya guys. Yan, crankshaft main pulley. Yan, tinain na guys, kumakalampag. Kumalampag, kaya pinaayos na namin dito sa kumpare ko kay paring Ed Bautista. Yan, kitang kita naman guys, tinain ng kunya. Yan. Kaya sobrang ingay guys ng makina. Tapos ito guys, na low thread na. Yan yung tornilyo niya, yan dito. Yan. Tapos ito guys yung pinagpalitan na ano, thermostat housing, thermostat bulb housing. Yan. Bali na bulok na guys. Yan. Bali ito guys yung driver. Sir, shout out ka. Shout out po sa kay Aldin official, tsaka po sa nanay ko po sa probinsya namin po sa ano, sa Quezon. Yan, balis. Balis sila sir, galing pa ng Quezon province to guys, yung Mitsubishi L300, wiring namin o general wiring. Ito kasi guys, hindi ko na binidyo ang itong pag general wiring na ito kasi meron na akong video na ito. Iisa lang naman guys ang pagkakapaliwanag natin dito.
Shoutout nga pala kay Sir Aldem official. Bali ang content niya guys sa ano sir mga sa isda. Apo nagtutur po siya, nagbabalik po siya ng mga iniikot po niya yung mga iba't ibang lugar. Sir, baka babatiin mo yung misis mo, baka may misis ka. Binata pa sir, binata pa. Yan si Sir taga ano ka rin sir, Quezon. Apo, Quezon province po, kami nanggaling sa bali po tumitira lang po kami sa tita po namin niya sa Kabuyao dahil po. Pinapagawa niyo to. Kumbaga good na good po yung gawa ni sir. Solid po. Sir, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat din kay sir may-ari nito, kay Sir Aldem Official. Yan guys, paki-follow niyo po ang kanyang vlog and sa YouTube. Ayun sir, YouTube. Apa, YouTube po. Yan si Sir Aldem Official. Yan mga ang content niya guys mga pangista, tapos mga tour din sir, mga tour. Yan. Sir, wala ka na babatiin, tapos na. Kumbaga, mga kaibigan mo, sir. Baka may babatiin ka pa, mga kaibigan mo. Shoutout po sa ex-co. Sir, maraming salamat. Medyo ginabi na tayo, sir. Hello po, sir. Yan. Sulit ako po yung plan. Yan. Bali, guys, sa General Wiring, Mitsubishi L300. So, bukas, Webes, meron na naman akong naka-schedule na General Wiring na naman. Tantanan nyo na ako, Mitsubishi L300. Pagod na ang isip ko. Yan, ito guys. Yan, general wiring yung guys. Pati ito guys, inayos na rin namin, pininturahan na rin. Yan, malinis na guys ang makina. Yan, kitang kita naman guys. Palit lahat yan. 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 Okay guys, ganyan lang. Sana may natutunan guys. I-share na kong bagong video. Tungkol dito guys sa thermostat bulb housing. Yan, wag na wag yung iwawalang bahala yan guys. And guys, maraming salamat.